11 na pinakamalalaking bank heist sa kasaysayan. Marami na tayong napag-usapang heist sa channel na ito. May hijacking kung saan hindi pa natatagpuan ang salarin hanggang ngayon. May cyber heist na din tayong na-feature sa channel. Sana all ganun kadali magkapera, diba? Heh, joke lang. Pero seryoso, ngayon ay heists na naman pag-uusapan natin. Pero hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 11. Oo, tama ang pagkakarinig mo. Heto ang 11 sa pinakamalalaking bank heist sa kasaysayan. 11. Dunbar Armored Car Robbery. Noong 1997, isang lalaki sa pangalang Alan Pace ang naging mastermind ng isang armored car robbery sa Los Angeles, California. Si Alan ang regional safety inspector ng Dunbar facility. Habang nasa trabaho, pinag-aralan niya ang armored car depot ng kumpanya. Para sa robbery, humingi siya ng tulong sa kanyang 5 matalik na kaibigan. Sa gabi ng pagnanakaw, nagtipo ng 5 magkakaibigan sa isang house party upang makabuo sila ng alibi. Gamit ang susi ni Allen, bilang empleyado, pinasok ng grupo ang facility at naghintay sa cafeteria. Agad nilang inambush ang mga gwardyang nakabantay sa lugar. Alam ni Allen na sa araw na iyon, bukas ang vault dahil sa laki ng pera na ililipat dito. Agad na tinali ng grupo ang mga empleyado at pinuntahan ng vault. Sa loob lamang ng 30 minutes, nailipat ng grupo ang $18.9 million mula sa vault patungo sa isang U-Haul truck. Nagawa nilang makatakas dala ang malaking halaga at hindi sila pinaghinalaan dahil sa kanilang alibi. Sa kasamaang palad, 2 taon matapos ang robbery, isa sa mga kaibigan ni Pace na si Eugene Hill ay nagbayad ng pera sa isang business associate na may kasama pang original cash straps. Naaresto silang lahat at nakulong, subalit nasa $9 million lamang ang nakuha ng mga pulis. 10. Brinks Mat Warehouse Robbery. Ito ang pinakaswerteng bank heist sa bidyong ito. Sa umaga ng November 26, 1983, 6 na robbers ang nakapasok sa Brinks Mat Warehouse sa West London. Nakapasok sila dahil kasabot nila ang security guard na si Anthony Black. Binuhusan nila ng gas sa mga staff ng bangko at tinakot na susunugin sila ng buhay kung may isa sa kanilang magsusumbong sa mga otoridad. Inakala ng robbers na nasa 3 million British pounds ang makukuha nila, pero pagpunta nila sa vault, nakita nila ang 3 malalaking gold bullion. Umabot sa 26 million British pounds o nasa $37 million ang kabuuang halaga ng nanakaw nilang ginto, diamante at pera. Unang dinakip ng mga pulis si John Palmer, isang jeweler, matapos makita sa kanyang bahay ang mga gold bullion. Agad-agad nilang pinalaya si Palmer dahil hindi niya alam na galing pala sa nakaw ang mga gintong ibinenta sa kanya. Di nagtagal, ay nabisto din ng mga pulis ang pagkakasangkot ng security guard na si Black sa krimen, at agad naman niyang binigay ang pangalan ng mastermind na si Brian Robinson sa mga pulis. Noong December 1983, nahuli ng mga pulis si Brian Robinson. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ng mga pulis ang kanilang ibang kasamahan. 9. British Bank of the Middle East. Marami sa mga robberies sa videong ito ay matagal at matalinong pinagplanuhan. Pero iba ang nangyari sa British Bank of the Middle East. Nangyari ito habang nagkakaroon ng civil war ang Beirut, Lebanon. Noong January 20, 1976, pinasabog ng isang grupo ng mga guerrillas na nauugnay sa isang Palestine Liberation Organization ang pader ng bangko na siya ring pader ng isang simbahan sa kabilang banda. Sa tulong ng ilang French locksmiths, nakuha nilang buksan ang vault ng bangko at kinuha ang lahat ng laman nito. Tinatayang nasa $50 million ang halaga ng nanakaw nilang pera, gold bars, stock certificates at mga alahas. Ngayon ay 3 times bigger na ang value ng ninakaw ng grupo noong 1976. 8. Northern Bank Robbery. Taong 2004, nang mangyari ang Northern Bank Robbery sa Ireland. Sa mga panahong iyon, ang Northern Bank ang pinakamalaking bank retail sa Northern Ireland at nagmamay-ari ng 95 branches sa iba't ibang parte ng bansa. Noong December 19, isang armadong grupo ang pumasok sa bahay ng 2 empleyado ng Northern Bank na sina Chris Ward at Kevin McMullen.
Dinala nila ang dalawang empleyado sa isang lugar at doon inutusan sila na sundin ang anumang hiling ng grupo. Kung hindi, ay sasaktan ng grupo ang kanilang pamilya. Kinabukasan, nagtrabaho ang dalawa sa bangko na parang walang nangyari. Unang inutusan ng grupo si Ward na maglagay ng 1 million sa isang bag at dalhin ito sa Queen Streets kung saan kukunin ito ng isa sa mga robbers. Pagsapit ng gabi, naghintay ang dalawang empleyado na makaalis bago nila isinagawa ang plano ng grupo. Inilipat nila ang daan-daang banknotes at ilang pera sa isang puting van na nakapark sa labas. Umabot sa $51.6 million ang nakuha ng grupo. Marami sa mga otoridad ang naniniwala na gawa ito ng IRA, pero dininay ito ng IRA. Noong 2009, kinasuhan ng isang financial advisor na si Ted Cunningham ng kasong money laundering gamit ang pera di umano na nanakaw sa robbery. 7. The Great Train Robbery. Noong August 8, 1963, 15 robbers ang nagnakaw ng 2.6 million British pounds o $74 million mula sa Royal Mail Train na bumiyahe mula sa Glasgow papunta sa London. Pinamunuan ng grupo ni Bruce Reynolds ang mastermind ng krimen. Nagsimula ang lahat ng sinabihan siya ng isang gwardiya sa Royal Mail tungkol sa isang tren na bumabiyahe ng maraming dalang pera. Noong alas 3 ng umaga ng August 8, nakuhang pahintuin ng grupo ang tren sa May Ledburn. Nagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpatay sa green track signal at pag-turn on sa red signal gamit ang dala nilang batteries. Agad nilang inakyat ang tren at ninakaw ang 120 mail bags sa loob. Dinala nila ito sa isang farmhouse kung saan hinati-hati nila ang kanilang mga ninakaw. 6 na miyembro ng grupo ang naatasan na sunugin ang farmhouse upang sunugin ang anumang ebidensya laban sa kanila. Pero hindi nila ito nagawa ng maayos, kaya nakakuha pa rin ang mga pulis ng fingerprints at ilang mahahalagang ebidensya. Matapos ang investigasyon ng mga otoridad, 12 sa 15 robbers ang nahuli at nakulong. Kabilang na dito ang kanilang leader na si Reynolds na nahuli noong 1968. Hanggang ngayon, malaking parte pa rin ng pera ang hindi pa nare-recover. 6. Kent Securitas Depot Robbery. Ito ang pinakamalaking cash robbery sa kasaysayan ng Great Britain. Noong February 21, 2006, dinuko ng isang di kilalang grupo na nagpanggap na pulis ang manager ng Securitas Cash Depot na si Colin Dixon. Dinala nila si Dixon sa isang farm sa Staplehurst at di nagtagal ay dinuko din ng grupo ang pamilya ni Dixon. Kinabukasan, dinala ng grupo si Dixon at ang kanyang pamilya sa Securitas Depot sa Tonbridge. Dala-dala ang kanilang mga baril, tinali ng grupo si Dixon at kanyang pamilya at 40 na staff. Nang matapos ang mga robbers, kinulong nila ang mga hostages sa cash cages at tumakas dala ang kanilang 53 million euros na ninakaw. Umabot ng isa't kalahating oras bago pa makalabas sa mga hostage sa cash cages at makahingi ng tulong sa mga otoridad. Matapos ang malawakang investigasyon, 6 sa salarin ang nakulong para sa nangyari at isa na dito si Lee Murray, ang sinasabing mastermind ng krimen. Matapos ang 10 taon, 21 million euros lamang ang narecover ng mga pulis. Hindi pa nakikita ang 32 million euros na natitira. 5. Banco Central Burglary. Noong August 6, 2005, isang di kilalang grupo ang nagnakaw ng 160 million Brazilian real o $71 million USD mula sa Banco Central sa Fortaleza, Brazil. Tumatak ito sa isip ng mga tao dahil sa kakaibang paraan na naisip ng mga salarin upang isagawa ito. 3 buwan bago ang robbery, nagrenta ang grupo ng isang commercial property na may layong 78 meters mula sa bangko. Nirenovate ito ng grupo at naglagay ng sign na nagsasabing sila ay isang landscaping company na nagbebenta ng mga pananim. Sa totoo, gumagawa pala sila ng tunnel papunta sa bangko. Ayon sa kanilang mga kapitbahay, maraming nilalabas na lupa ang grupo mula sa bahay pero hindi sila nagtaka dahil na rin sa uri ng business na nasa sign ng bahay. Noong gabi ng bank heist, gumamit ang grupo ng blowtorch, electric saw at iba pang high-tech machinery upang mabasag ang steel-reinforced concrete barrier ng vault. Nagkaroon ng malawakang investigasyon ang mga otoridad at ngayon,
ay nasa 54 suspects na ang kanilang nahuli. Isa na dito ang isa sa mga mastermind ng krimen na si Marcio Rafael Pierre. Gayunpaman, 20 million Brazilian reals mula sa ninakaw na 160 million Brazilian reals pa lamang ang na-recover ng mga pulis. 4. The Knightsbridge Security Deposit Robbery. Nangyari ang robbery na ito noong July 12, 1987 sa Cheval Place sa Knightsbridge, England. Ang mastermind nito ay isang notorious na robber sa pangalang Valerio Vice. Bago pa ito nangyari, wanted na si Vice para sa mahigit kumulang armed robbery sa Italy. Pagdating niya sa London, kinuha niya ang tulong ni Parvez Latif, ang managing director ng Cheval Place Center. Isang cocaine addict si Latif at may maraming utang kaya agad itong pumayag. Sa araw ng robbery, pumasok si Vice at Parvez sa bangko upang magbukas ng isang safe deposit box. Nang makapasok sila sa vault, agad nilang nilabas ang kanilang mga baril upang takutin ang manager at security guards ng bangko. Naglagay sila ng sign sa labas ng bangko na pansamantalang nakasarado ang bangko at pinapasok ang iba nilang kagrupo. Umabot sa 60 million British pounds ang kanilang nanakaw mula sa mga safe deposit boxes. Isang oras matapos ang robbery, nagkaroon ng shift change at nadiskubre ng bagong staff ang nangyaring pagnanakaw. Matapos ang isang surveillance period, maraming nahuli ang mga pulis pero nakatakas si Vice papuntang Latin America. Matapos ang ilang buwan, nahuli din siya ng mga pulis nang bumalik siya sa England para kunin ang kanyang Ferrari Testarossa. 3. Dar es Salaam Bank Heist. Trabaho ng mga security guards ng bangko ang masiguro na ligtas ito mula sa anumang krimen. Pero paano kung sila mismo ang gumawa ng krimen? Ito ang nangyari sa Dar es Salaam Bank Heist noong July 11, 2007. Pagdating ng mga empleyado kinabukasan, nakabukas ang pintuan ng bangko at wala ng pera dito. Wala na rin ang mga gwardiya na sa bangko natutulog upang bantayan ito. Ayon sa investigasyon, tatlong gwardiya ang gumawa sa nangyaring robbery. Isang empleyado ng bangko ang nagsabi na $300 million at 220 million Iraqi dinars ang nakuha ng mga gwardiya. 2. Central Bank of Iraq Robbery. Ito ang pinakakakaibang bank heist sa bidyong ito. Sa bank heist na ito, walang nasaktan, walang nagbanta, at ang tanging dalang armas ng mga robbers ay isang papel. Bukod dyan, ang salarin sa bank heist ay ang mismong president ng bansa, si Saddam Hussein. Ang Iraq Central Bank ang pangunahing bangko ng gobyerno ng Iraq. Ang bangko ay korteng ice cube at halos wala itong bintana. Ang tanging paraan lamang upang pumasok sa bangko ay ang paggamit sa entrance. At ito ang ginawa ng mga robbers. Noong March 18, 2003, nagpunta ang anak ni Saddam Hussein na si Husay Hussein sa bangko, dala ang ilang malalaking trucks. Pumasok siya at nagbigay ng isang note sa governor sa bangko. Nakalagay sa note na kailangang maglipat ng malaking halaga ng pera sa ibang lokasyon upang hindi ito matugis ng US forces kung sila'y umatake. Dahil lang nasa note ay sulat ng kanilang leader na si Saddam Hussein, walang nagawa ang governor kundi sundin ito. Sa mga sumunod na oras, inilagay ni Husay at ng kanyang kasamahan ang mga pera sa truck. Umabot sa $1 billion ang nakuha nila mula sa bangko. Matapos mamatay si Saddam Hussein at ang kanyang anak, may mga parte ng pera ang nahanap. May nahanap sa Kuwait at may $650 million ang nakita sa isa sa mga palasyo ni Hussein. Ang huli at pinakamalaki sa kasaysayan, ang Reich Bank Robbery. Ayon sa Guinness World Record at The Irish Times, ang Reich Bank Robbery ang pinakamalaking recorded bank robbery sa kasaysayan. Nangyari ito sa katapusan ng World War II noong 1945 sa mga buwan ng Abril at Mayo. Papataob na ang puwersa ng bansang Germany at nagkakagulo na ang mga tao. Ito ang dahilan kung bakit madali na lang napasok ng mga robbers o looters ang Reich's Bank. Tinatayang nasa $3 billion ang nanakaw mula sa bangko. Nagustuhan mo ba ang video ng ito? Ilan sa mga heist na nasa video ang pinaka nagustuhan mo?
Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.